Okay, mula po sa may bansang Pilipinas, no, dito sa may Santaro sa Laguna. Kamusta diyan? Apektuhan ka ng ano, ng eruption ng bulkan, ng ano, ng Taal? Apektado na ako, pero bubong lang. Ah, bubong. Oh. Oo. Ay, yung ano? Ah, yung headset mo, hindi mo pwede ilagay yung headset? Para nag-ano ka? Mahina, DJ. Ay na, pakipatay na lang electric pan, kung electric pan ka para medyo hindi papasok yung hangin. Sige. Pinatay okay. Ko na po. Pinatay mo na. Ala. Pinatay ko pa. Ay, patay tayo dyan. Sige po ha, si Mr. Arvin Kiloy mula sa may Santaraw sa Laguna. GSG. Good vibes sa gabi. Ilang taon na, sir? Mag-33. Mag-33. Oh, halos sige, dara lang tayong dalawa. O, tapos, ilan yung asawa? DJ, wala eh. Ha? Lahat naglaho. Lahat naglaho. Asawa mo, saan napunta? Wala, wala naman akong lagi asawa. Aw, wala kang asawa? Wala. Bakit? Yun yung problema, DJ eh. Kasi, nag-focus sa trabaho. Ay, yun lang. Nalipasan ng panahon. Parang si Nanay Pearl. Ay, ganun. Oh, sige. Ay, ano probinsya, sir? Camarinesor. Ay, sa may Camarinesor. So, napadpad ka dyan sa may Laguna. Bakit napunta ka dyan sa Laguna? Ano nangyari? Ayun, 11 years old ako umalis sa probinsya. Ah, Lumayas. Lumayas ka? Bakit? Wala eh, pangit yung probinsya namin. Abos, napadpad yan sa Laguna. Pag sinabi nilang kasing Laguna, akala nila Manila na, no? Oo. Pero maganda dyan sa Laguna. Maganda yung lugar ng Laguna, di ba? Oo, maganda na. Kuha na siya. Parang, developed na. Oh, developed na. Parang Manila na rin siya. No? Parang Bulacan. Parang ganun ba, no? Oo, crowded na siya. Marami ng tao, no? Oo. Kaya mahal yung mga lupa dyan eh. Dati wala pang gano'ng mga real estate dyan. Pero ngayon, ang dami na, no? Ah, so ngayon, ikaw ay naninirahan, nagtatrabaho dyan sa Laguna? Dito na ako naninirahan, matagal na. Mm-hmm. Anong trabaho mo dyan? Dati akong civil engineer. Ah, civil engineer? So tapos, saan ka pumapasok? Ngayon, hindi ka na pumapasok? Kontraktor ako. Ah, kontraktor. So, bali, pag may mga ano tawag dyan, may mga project lang, ganyan. Oo. Nag-stop na ako, DJ. Bakit? Napagod na ako. Pagod ka na? Marami ng ipon? Hindi naman, tama lang. Kaso, nakakapagod na. Wala namang binubuhay eh. Wala namang anak. Wala namang asawa. Yun lang. Oh, pero maraming girlfriend. Wala na. Dati, marami. Dati marami. Ngayon wala na. Oo, sobra. Ay, grabe. O, kwento mo sa amin kung sino yung mga naging girlfriend mo. Sige, sabihin ko. Ah, oh, sige, sige. Kwento mo sa amin. Kaso baka ipag pupost ako sa Facebook nun. Bakit? Inanakan mo ba? Hindi. Ah, hindi naman pala. Hindi pa ako nag-anak. Ah, hindi ka. Wala ka bang anak? Wala pa eh. Hayari tayo dyan. Oh, yun lang. Oh, sige, kwento mo sa amin yung mga ex-girlfriend mo na niloko ka. Nilamuta ka. Pinagsawaan ka. Piniga lahat-lahat. Oh. Nainubos yung ano mo. Tapos iniwan ka lang. Marami ako DJ naging girlfriend. Oo. Oh. Oh. Sobrang dami. Sobrang dami. Dami talaga. Di ka alam na. Dati. Oh, sige, kwento mo. Dati kasi DJ talaga, lumayas ako sa amin. Mm. 1999. Oh, tapos? Ngayon, napadpad ako sa Quezon City una. Mm, saan dito sa Quezon City? Sa may Banawi. Ah, sa may Banawi. Sa baba lang sa Cubao. Oh, tapos? Ngayon, napadpad ako sa isang construction. Mm. Ayon,
sa awa naman ng Diyos, eh, nagsikap, nakapag-aral, ayun, civil yung hanggang lumipat ako ng Cavite, nagpa-break ako. Nag-aralita ako ng high school, nakapasok ako ng factory. Pinakaunang girlfriend ko yung nasa Dubai. Si, ano? Oh, wag mo lang i-mention, ah. Taga Dubai. Nasa Dubai. Oh, ikwento mo pa paano mo naging girlfriend yung taga Dubai, Abir. Magkasama kami noon sa pabrika. Ay! Oo. 16 years old ako noon. Bata pa. Siya 23. Wow, namit. Namit din. Tapos, ayun. Siya yung pinakamaganda doon sa pabrika, sa ship namin. Panggabi? Oo, panggabi. Minsan, pang-araw. Eh ayun, siyempre, parang first love eh. Wow. Pinuntahan ko siya doon sa apartment niya, sinagot naman ako. Sinagot? Tapos, niligawan mo, tapos pinuntahan mo talaga sa apartment niya, sa pinagbubordan niya? Oo, pinuntahan ko doon. Lahat ng gamit niya, ako bumili. Oh, tapos lang. Ay, yung mga kaldero ba, utensils? Ako yung pinili niyan sa kanya. Kasi sila, yung kwan sila, parang pakyawan ako, daily rate. Ah, daily rate. Kaya, mahina, mahina yung kita nila noon. Kasi depende sa gawa nila, no? Oh. Oo. Tapos, probinsya na pa sila, mga galing ng Surigao. Ah, layo, oo. Oh. So, tapos, siyempre. Ang ganda niya talaga ng DJ. Alam ko, virgin yun eh. Oh, uso ngayon? Sabi ko kasi kinon DJ, Kako, kapag ano, kapag nagkaroon ako ng girlfriend talaga, igagalang ko. Sobrang galang ko. Galang mo talaga? Grabe. Oh. Tira ako dun sa apartment nila, magkatabi kami matulog, niyayakap ako, tinatalikuran ko lang. Yudia. Kasi nirespeto mo nga, nirespeto mo. Oh. Respeto talaga, sobrang respeto. Wow. Oh. Oh, totoo yan. Mm-hmm. Ngayon, makalipas ang ilang buwan, ano, natuto siya mag-cellphone. Ayun lang. Nakontak niya yung ano niya, yung high school boyfriend niya na may asawa at anak na. Isang araw inutusan ako papunta ng Alabang, sunduin ko raw yung pinsan niya. Pinsan niya, pinsan, oh. Pinsan. Nahuli pa kami noon, jaywalking. Walang hiya na yun. Tapos? Nakita ko yung lalaki diyan sa may ano, sa may Metropolis pa dati, sa may meron diyan escalator noon. Sabi sa akin, ito ba yung kaibigan nyo? Sabi. Kasi kasama ko yung kapatid na nagsundo. Kapatid ng girlfriend mo. So ayun, grabing kaba ko, para kakong iba to. Pagdating namin, DJ, sa Carmona, doon sa apartment, naghalikan yung dalawa. Grabe, para akong binagsakan ng langit at lupa. Hala! So, ilang taon na itong lalaki? Sa 23 din? 24, ganon. Pero may asawa, anak, dalawang anak. Yari. Oo, kasal. Kasal? Oo. Saklap nun, Brad. Tapos? Walang hiya nga yung girlfriend ko na yun eh. Niloko ako eh. Eh ano pa? Ano yung pakilala mo? Pakilala niya sa'yo doon sa lalaki? Hindi ako pinakilala. Hindi ba? Kaibigan ako. Kaibigan lang. Hiya. Oo. Pero sabi ko noon, DJ, di, umalis na ako. Kinuha ko yung gamit ko ron. Ibang gamit ko, ibang damit. Sabi ko, balang araw, luluha ka rin. After, DJ, ng ano,
halos 10 years. 10 years? 15 years. 15 years. Hello? Oh. Halos 15 years. Noong 2018. At last year lang. Oh. Oo. Nagkita kami. Hmm. Ayun, hindi ko na siya ginalang. Hindi mo na ginalang? Kinatawad mo na? Kinatawad mo na talaga. Wala na akong magagawa. Eh, hinanap niya talaga ako, DJ. Hinanap niya ako. Matagal daw. Sabi niya. Kasi nagkakalabuan sila nung asawa niya. Eh, sino yung naging asawa niya? Yung lalaki na yon? Nagkatuluyan siya? Yung lalaki na yon. Ay, so, paano yung may asawa yung lalaki? At saka mga anak? Eh, naghiwalay na sila. Ah, naghiwalay. Tapos nagsama sila? Oo. Yun lang. Eh, hanggang ngayon, DJ, kulit ng kulit sa akin. Lagi kong pinapagalitan. Lagi kong binablock. Kukuha naman ng ano, ng gagawa naman ng Facebook. Nimisit sa naman ako. Eh, paano yung... Sabi ko, walang... May anak... Sabi ko, walang... May anak na sila? May anak na sila na itong lalaki? May anak na sila, isa. Ah, yun lang. Noong 2018, umuwi siya ng Pilipinas. Hmm, kasi sa Dubai nga, oo. Oo, nagkita kami, yun niya. Eh, walang magagawa eh. Paglapag niya palang ng aeroplano eh, nandun na ako eh. Ilit-ilit siya, nakasakay ako sa Montero eh. Hindi, isinakay ko rin siya. Yahoo! Akala niya kung saan lang papunta eh. Oo, so ngayon saan kayo napunta nung sumakay sa Montero? Ha? Alam na. Magdamag. Ah. Magdamag, ayun. Grabe. Talagang sinulit ko yung panahon na niloko niya ako. Sa isip-isip mo, makagante rin ako nito, gano'n. Makagante din ako sa'yo. Oh, pero may feeling ka pa sa kanya? Parang wala na, DJ, wala na. Mm-mm. Parang inisip mo na lang, tikman ko na lang to para maka-quits na tayo, parang ganun, ha? Talagang inano ko talaga siya. Kumbaga sa kwan, hinanap ko rin siya. Mm-mm. Para lang makagante talaga. O so ngayon, umiiwas ka sa kanya, umiiwas ka sa kanya kasi natikman, nakakanti ka na eh. Ngayon humahabol na naman siya sa iyo, nagpi-PM ganyan. Kasi, di pagkatapos naming mag-hotel DJ, sabi niya magsama na raw kami, anakan ko raw siya. Hindi ako sa cellphone, hindi niya ako nakontak. Napilitan siya umuwi ng Surigao doon sa asawa niya. Nakapagbalikan din sa asawa niya. Yung asawa naman, parang timang na. Sabi ko sa kanya, minisage ako sa Facebook, sabi niya, walang hiya ka, tinikman mo yung asawa ko. Sabi ko, mas walang hiya ka. Girlfriend ko yan, inagaw mo. Oo nga naman. Yung naalala niya ako, DJ, nung magka-chat na kami. Mm-hmm. Kasi dagi akong chat eh. Sabi ko, wala ka nang magagawa. Inapunta na sa akin, di sa'yo na uli. Ah, kasi, kung tutuusin, girlfriend mo talaga yung inagaw niya, inirespeto mo ng ilang buwan, tapos di, yung girlfriend mo, inagaw niya lang? Oo, talaga, grabe. Sakit nun, ha? Sobrang sakit. Talain mo para akong tinabuna ng langit at lupa. Ako pa inutusan magsundo. Ikaw pa inutusan magsundo tapos pakilala, kaibigan lang. Pero bukod doon sa kanya, may naging girlfriend ka pa? Ah, oo, DJ, marami. Kinto mo dali. Pero, nag-girlfriend ako, DJ, kwa na yung... Ano na, yung nung nag-aaral ako ng college, kasi working student ako, isa-isa lang. Pero nung nakapag-abroad ako, pag-uwi ko, DJ, 2011,
Mula 2009 hanggang 2011 ako sa Saudi. Pag 2011, uwi ko. Paglapag ko pa lang sa aeroplano, andyan na, sunod-sunod. Hala, ano yung sunod-sunod? Ibig sabihin, abang doon ka sa may Saudi, dalawang taon ka doon, marami ka ng prospect. Oo, marami. Nag-aabang. Kasi tigang ka doon. Gusto mo makabawi pag uwi dito, gano'n. Oo. Maraming uper doon, DJ. Nash. Maraming? Uper. Ino-uper yung asawahin mo tong Nash na to. Okay yan, magsama na kayo. Bayaran mo yung marriage contract galing Rekto para magsama kayo dito. Nako, ayaw ko. Sa Saudi? Oo, gano'n. Ah, oh, pwede yun, oh, mga ganong style. Oo. Kaso, yan, sabi ko, tiyaga na lang ako. Saglit lang, kay malapit naman yung 2 years. Araw-araw. Meet. Araw-araw, iba-iba. Oo, minsan na isang araw, tatlo. Grabe. paano mo nakilala yung mga babae? Through Facebook din, ganyan? Facebook? Abang sa Saudi ka, marami kang kachat. Oo, ang dami, sobra. Masarap buhay ko nun sa Saudi, DJ. Nandun lang ako sa sasakyan ko. Pag pupunta ako sa site, nasa loob lang ako ng sasakyan ko. Nagpi-Facebook. Inuutosan ko lang yung foreman ko. Uy, sukatin mo yun. Tagal ko nun na. Yung diskarte ba? Ang daming na-diskartehan. Pero mabuti yung mga naging girlfriend mo na yun. Hindi mo na buntis o hindi mo na di kayo tumagal. Hindi tumagal, DJ, kasi pinabayaan ko lang. Kasi hindi rin sila seryoso, ganyan? Seryoso naman sila? Oo. Oh, pero wala ka? Kaso, wala kang balak? Wala. May pangarap kasi, DJ. Mas priority ko yung pangarap ko. Pangarap na, makarami. Buhay ba na maging maayos? Ah, yun lang, oo. Dati DJ, nangungupahan lang ako. Oo. Dati ang sasakyan ko noon, multi-cab lang eh. Ngayon? May 10-wheeler nga ako, DJ. Ah, may 10-wheeler ka na, oo. So, pero kulang na lang talaga ngayon, asawa na lang. Problema ang DJ, asawa nga kulang, tapos anak sana, kaso wala. Marami yan, may 10-wheeler ka nga eh. Hindi ako naglalabas ng bahay. Ngayon ano pinagbisihan mo? May business ka ba ngayon? Sa tracking pa rin DJ, minsan ako nagdadrive nung truck. Laging kita nun ah. Kasi sa'yo na yung truck eh. Oo. Minsan nakakarating ako ng Mindanao, Iloilo, Cebu. Eh wala ka nakita doon, mga ganda yung mga babae doon, basta mga Bisaya. Huwag lang Ilongga kasi yung... DJ, pinapaliit nila ako. Ha? Iniisip nila, di ba nakakita ako ng maganda? Halimbawa, sumakay akong barko. Tinitin ko yung babae, ang sama ng tingin sa akin kasi driver lang eh. Sabihin mo kasi na kahit mag-drive ka, suot ka ng suit, yung Amerikana. Hindi nga pwede DJ kasi alikabok. Oh, alikabok ba? Ano, grabe ang sagwa ng mukha ko kapag nabiyahe kaming malayo. Kasi alikabok at saka stress ka nun eh sa biyahe. Oh. Stress, grabe. Kano ko na, tapos yung damit ko ang dumi. Wala, ang dumi na. Kaya wala. Pag tumingin yung babae sa iyo, nadugyutan, wala nang gana, ganyan, kasi driver ka lang, tingin nila. Pati ako nahihiya na rin. Eh, sana bumaon ka ng damit tapos yung pahinanti mo, bihisan ka. O nabang nakatayo, yung pahinanti mo, bihisan ka, hubaran ka ba? Boss. Oh. Tapos kung sa barko ka na, tapos serbihan ka ng beer doon. Oh, tapos di 4 ay. Ayoko, salangaw. Eh,
Sabi, nagugulat yung tao sa amin, katabi namin nasa barko, sabi nung painante ko, sir. Sabi, tinitingnan ako, bakit kaya sir yung tawag nito dito? Minsan, bakit sir tawag mo dyan? Sabi niya, boss ko yan eh. Kasi parehas lang kayo, hindi nakabihis. Ayun ay magsakla po. Pero kailan ka pa huling nagka-girlfriend talaga? Bukod dun kay ex-girlfriend mo na nakipagkita ka noong 2018? Wala na, DJ. Wala lang ano. Wala na. Kasi busy-busy yan kapag lalo pag sa travel ka palagi, no? Patulad sa trabaho mo, parang pagod na, no? Mm-hmm. Oo. So ngayon, mapaglingkod ko sa'yo, baka may mga, ano, ready ka na talaga mag-asawa? Gusto mo mag-asawa? Gusto kong mag-asawa, DJ, yung may trabaho. Ayaw ko yung, ano, walang trabaho. Yan lang. Edi, ikaw yung trabahuin. Ayaw mo nun. Ikaw lang yung trabahuin niya. Papaliguan. Oo. Kasi, mahirap kasi may trabahong babae, Brad, kasi pinabayaan ka na eh. Tapos pagod na rin. Tapos wala rang time sa'yo. Parang hindi rin kayo nakikita nun kung may trabaho. At least kung sa bahay lang talaga. Oh, may wife. Laging girlfriend, DJ. Hmm? Sa teacher. Teacher. Sabi ko sa'yo. Oh, tapos? Kalimutan ko daw lahat ng ano ko, yung, di ba may negosyo ako, kalimutan ko raw, magsama kami. Hmm. Ang gusto niya, doon lang ako sa bahay niya. Oh. Hatid solo ko lang siya. Hmm. Ayoko, suluhin mo yan, buhay mo. Sa akin, DJ, hanggang ngayon, buti nga. 2015 pa, buti nga, nung isang araw, chinat ako eh. Dinownload ko yung emo. Ayun, nagkaroon siya ng notification. Chinat ako, sabi sa akin. Buhay mo yan. Ayaw niya na, ayaw. Kasi sa probinsya, Brad, ano yung mga teacher doon, napapansin ko doon yung mga ginagawa lang driver, taga-tidsundo lang ng asawa. Ganyan, no? Eh, pag ikaw lalaki, parang tingin mo sa... Pag ako lalaki, pag tingin ko sa sarili ko, ganun trabaho ko, parang disabled na ako noon. Oh, yung hindi ko kumikita, no? DJ, kako. Tingnan kitang driver, tidsundo ka. Ayaw naman, sa driver ko. Ayaw niya rin na bigyan mo ng driver? Hirap talaga makakuha ng kamats, totoo yan? Kaya nga eh. Kasi, mas maigi pa rin talaga, Brad, na wala ka ng asawa, sarili mo lang isipin mo. Yun na lang. Yan lang, wala ka rin anak kasi, no? Kasi, pero... Yan yung problema, DJ. Kakalungkot. Hmm. Kasi, nilipasan ka rin ng kalendaryo. Halos mag-idaran tayo, oh. Tapos, wala ka pang anak. Hmm. Kung alam, DJ, kung magkakaanak pa yung magiging asawa ko. Kasi, baka nga, baog ako, eh. Ay, kasi marami ka nang naging girlfriend. Wala kang anakan talaga. Oo, siguro ayaw lang talaga nila. Pero baon, pero baon na baon naman? Oo. Yung maitim. Maitim yung? Ako, maitim. Maitim ka sa personal? Ay, mas maganda. Maraming mga babae ang gusto ang ano ah. Maitim ah. Yung Black Beauty nga daw sabi nila. Oh, baka may mga interesado dyan ha, sa may mga gusto mag-for good na dito sa Pilipinas na nalipasan na ng panahon, walang asawa dyan. Pero gusto mo dalaga talaga o dalagang ina, okay na? Ay, tayo yan. Dalaga, DJ, kasi binata ako. Comment lang po sa ibaba ha, kasi search ni ano yan ni Mr. Arvin Kiloy, no? Yung pangalan ninyo. Comment kayo ha, sa mga Facebook dyan at saka sa YouTube ha. Para pwede kayo replyan ni Sir, no? Ni Sir Arvin. Marami pa naman akong baser. Ah, wala.
Wala, wala. Kasi na... Yun lang, no? Huwag ka lang mag ano? Huwag ka lang mag... Ano? Hindi talaga teacher? Ayaw mo sa teacher? Teacher na hindi ako pipigilan. Kumbaga sa kwan eh, yung huwag niya akong gawing tricycle driver. Tricycle driver. Hindi ako sweat. Ah, hindi ka sweat. Hindi ka sweet sa babae, kumbaga. Pag naglakad kami, DJ, halimbawa naglakad kami sa kalsada or sa mall, nakita ako niya malayo, may isang dipa. Sino na una sa inyo? Ako. Eh kung nag-una ang cash mo sa motor, kunyari, saan nakahawak yung babae? Sa balakang o... Ayaw ko, DJ. Ayaw mo din? Ayaw ko. Kasi baka pagkita ako, hindi eh, makampas kami. Baka bumaliktad yung motor, hindi parehas kami patay. Yun lang. Oo. Yan ang inaayawan sa akin ng babae, DJ. Yan ang problema. Kaya hindi rin sila tumatagal. Oh, sweet. Oh. Sweet ka lang siguro sa ano, sa kaama. Hindi rin, hindi ako mahilig dyan. Ay, hindi rin mahilig. Pero nakarami ka dati, no? Sa isang araw, tatlong chicks. Ha? Kapag iba-iba pwede, pero pag isa lang, nako. Eh, mayari tayo dyan. Nandito ako kausap kita, sigurado, marami yan. Nandun pa sa Facebook ko yung iba. Andun? Yung mga ex-girlfriend mo? Hindi pa kami nag-break eh, hanggang ngayon, matatagal na. Mga nila ko, wala pang closure. Ah, wala pang closure talaga, na ganito, ayaw ko na, hiwala na tayo. Hindi mo sila kinakausap, parang hindi na sila aasa pa. Ang sabi ko naman sa kanila, DJ, di, sabi ko sa kanila, kako, di, pag umuwi kayo, di, bahala kayo, puntahan nyo ko. Pero alam nila, may marami kang girlfriend, in short, marami ka, chick boy, parang ganun, alam nilang ganyan? Eh, chick boy daw ako, sabi ko, wala ka namang ebidensya, hindi naman pinapakinggan sa korte yan. Kaya ha? Kayo mga babae ha, yung pagiging chick boy, walang ano yan sa korte, hindi pinapakinggan. Walang ebidensya, DJ. Oh. Ang girlfriend ko, DJ, doon sa Facebook ko, mga ano pa yata, mga 30 pa. Grabe naman. Dami naman. Ang dami yan! Opo, grabe yan! Hindi sumakit ulo mo? Yung iba, DJ, ikinakuan ko, di ba nag-post ako? Magko-comment yan. Hinahide ko kagad. Binaman ko, parang ko. Kako, huwag ka magko-comment, eh, ibablock kita. Hindi naman nagko-comment yung iba. Grabing lupit mo ha. Teka lang, sa Facebook mo ha, hanapin nga kita para mapalo ka nila. Ano yun? Yung mga yeah. Yung mga girls ngayon nga, baka interesado sa iyo ba? Oo, kasi baka may gusto na mag-asawa dyan. Mahanap ka nila sa Facebook. Pangalan mo sa Facebook para maharap ka nila. Libra. Ha? Libra. Libra. Oh, patay tayo dyan. Libra. N-I. Ani bra? Binaliktad ko pangalan ko. Ah, okay, si Marvin, Arvin pala, kaya si Nibra. Nibra. Y O. Tapos double L. I U Q. Q. Nibra Yuli. Ah, baliktad mo rin yung apelyido mo. Ah, okay. Saglit lang ha. If ano nyo si kuya, tawag dyan.
Kiloy. Okay. So mga interesado ha kay Kuya ha. Ayun siya oh. Ay, yung profile mo, yung Taal Volcano ba to? Bulkan Mayon. Ah, Bulkan Mayon to. Ito. Yan, ito yung Facebook niya guys oh. Ay, hanapin niyo si ano si Kuya kung gusto niyo yung Nandi, yung picture na yan DJ, nandinalaw ko yung kachat ko na Nars. Salba. Ah! Ah, doon sa ano? Sa Albay? Sa may Mayon. Oh, nagbibinta. Nagbibinta ka pa ng Halo Blocks, oh. Sa'yo ba itong... Oo, mayroon akong Halo Blockan. Ah, mayroon kang Halo Blockan. Oh, guys, oh. Tapos may 10-wheeler truck na siya, oh. Kayo na bang mag-manage niya, no? May 10-wheeler truck siya, oh. Oh, yan. Kung gusto niya mag-ano, mag-supplier ng construction, no? Materials, no? Yung mga halo blocks, oh. Baka merong babae diyan na gustong mag-trabaho bilang construction worker. PM niyo si Arvin Kiloy or si Nevra Yoligo. Ganon. Kasi biniliktad niyo yung pangalan niya, eh. Kasi may mga babae na naghahanap ngayon eh. At least kung medyo nagbago ka na, 'di ba? Kasi iba na rin yung dati kaysa ngayon, no? Wala, marami nagbabago, no? Laki ng pinagbago ko, DJ. Kaso nung ano lang, nung October, nagbago na talaga ako. Ano, October lang? October lang. Bakit ano dati ano? Nagiging kasi ako pangontrata, DJ. Aha. Uh-huh. Ngayon, lagi lang ako nasa bahay, tapos minsan lang lumabas. Naisip-isip ko yung buhay ko, mali. Sablay pala. Kasi dapat mga edad kong mga 32, may anak na sana ako. Yung bang nakakalungkot yung pagpunta mo doon sa pasyalan. Wala, no? Makikita mo yung anak mo. Ay, yung may kasamang bata, pamilya. Tapos ikaw, pagpunta mo, wala. Ikaw lang mag-isa. Malungkot talaga. Oh, as in. Yan yung naisip ko ngayon, DJ. Kako, sabi ko. Sana mayroon akong... Kung hindi ko sila pinabayaan, nagsisi naman ako. Ito yan. Ang pagsisisi ko, sobra sa mga nangyari. Kasi noon, DJ, talaga, mga edad ko, 25 to 32. Grabe. Ang dami talaga. DJ, yung ano, dati may listahan ako niyan eh. Mga pangalan. Ang mga babae, sabagay. Yung mga babae naman kasi kung hindi sila magpauto, 'di ba? Hindi lang man mamuto mo kung ayaw nila magpauto, 'di ba? Oh, at saka kung babae naman. Sino dati sa akin, DJ? Kasi sangka pa eh nakasakay ka sa Hilux. Talaga noon, naka-Hilux pa, tapos sa Montero ka pa, tapos may 10-wheeler pa. Oh. Kaya yung mga nila, yung kilig na kilig sila sa akin dati. Walain mo yun. Mas pinili ko mag-commute para kung yung bang ano, simpleng buhay. Yes, tama. Kaya nga ako, nagbabike nga lang ako minsan eh. Kasi pag naka four wheel ka o naka motor ka, di big bike yun yan. Ah, nakakaakit daw sa chicks yan. Sa chicks yung ano ko, yung Pajero ko. May Pajero kasi ako. Oh, wow. Oh, yun na. Yung Fieldmaster na country model. Kasakay doon. Poging-pogi. Para kang congressman eh. Oo, kasi pang ano talaga yan. Pang politiko yung mga sasakyan na ganyan, no? Pang big boss, no? Kasi masyado akong ano? Masyado nakakatagpo ako ng babae na hindi naman sila nag-stay. Mm-mm. Kasi kumbaga sila na attract lang sila sa iyo at kung type mo din naman patulan mo na lang, parang ganun siya, pero wala kang seryoso, no? Kasi
Sila unang nagpakita ng muning amo ng motibo eh. Yun nga eh. Kung nga DJ, alimbawa, mag-meet kami. Hmm. Kung pala, di ba sasakay siya ng magandang sasakyan. Hmm. Nakikinig na yun. Kaya ikaw lalaki, hindi ka naman ano, kahit sabi nila bakla daw ako, hmm. Marami nagsabi sa akin bakla daw ako. Ay, ganun. Kasi walang... Ha? Nakatikim, sinabihan ako bakla. Hindi daw, hindi ka daw nakatikim, ganun. Hindi yung hindi nakatikim sa akin na friend ko sa Facebook, ah. Sinasabihan ako bakla. Ay, yun lang. Kasi gusto ka nila tikman, sinasabihan nga bakla. Ah, yun. Oo, oh, kasi ganun yung mga babae pag hindi mo pinansin, sabihan kang bakla, no? Para tikman ka, oh. Tikman ka lang. Kaya ngayon ako, nung isang araw pumunta ako ng ano, Quezon City. Mm. Oo, pumunta akong Quezon City, nag-commute lang ako. Pagod na ako. Sabi ko first time ko sumakay ng bus yon. Sa loob ng ano, 12 years. Hindi ako nakita. Jeep at saka bus. Mm-hmm. Nakaka-stress. Pero maraming chicks. Kasi, siyempre, public eh. Public vehicle, maraming mga ano dun. DJ, kaso hindi ako makaporma. Kasi, pag ako kasi, pag naglakad ako sa, halimbawa, sa ano, akala mo sa akin yung magbubuti lang. Ay, kasi hindi ako maporma. Mm-hmm. No. Hindi ako pa ano. Naka-short. Hindi ako. Mm-hmm. Oo. Okay lang sa akin, kahit niya butas-butas, okay lang. Oo, kasi kung sa private vehicle ka lang din naman eh, dyan ka lang naman sa loob, kahit nga, kahit ako minsan nakabaksir nga lang eh. Oo. Pero ako sa public kasi, siyempre, kung nagbabiyahe ka doon sa PUG o doon sa public vehicles, siyempre makikita ka nila, dapat medyo nakapurma ka eh. Ganun, no? Hindi, nakasakay ako sa Pajero ko. Hmm. Pasok kami sa village. Kaya akong kausapin ng gwardya. Diyan sa ano, Ayala Alabang, ayaw akong kausapin. Ang kinausap yung tauhan ko. Kasi akala niya, kailangan yung private ako. Sabi ko, wala ito ah. Yun lang. Ganon buhay. Mm-hmm. Sa ngayon talaga, bumalik ako sa, mas gusto ko yung simpleng buhay. Mm-hmm. Tama, o. Mas masarap. Tumanda nga ng walang anak, walang asawa, yun ang problema. Yun lang. Kasi lalaki ka, brad, eh. Kasi kailangan mo din ng ano, eh. Yung... Junior ba? Meron. Yung mga babae, DJ, na nakarinig sa akin, turn off na, wala na. Hindi nila ako i-message kasi walang hiya, babaero yan. Hindi, at least, hindi, napaka ano naman ngayon eh. Pag sinabi mo kasi, alam na nila yun, mga lalaki, babaero talaga. So at least ikaw sinabi mo, o ako, ano din eh, mabait talaga ako. Joke lang. O so yun, at least sinabi mo dito yung totoo, di ba ha? Isa naman, hindi mo sinabi, tapos eh, bandang huli, maging kayo pala, oh. Itatanggap DJ sa akin kung ilan talaga yung total estimate ko, ha? Sasabihin ko, eh. Yung checks mo, naging checks? Oo. Mga, ano yata, mga 150. Oh, di puga nga. Bigyan mo naman ako. Mga 100 dyan, DJ, mga abroad. Ay, 100? Di punggol. baka ikaw yung mga naging boyfriend na mga nakausap ko dito. Wala? Wala akong kilala doon? Ah, wala akong...
Kasi marami mga OFW yun ha. Naging girlfriend sila ng mga dito sa Pilipinas. Tapos bandang huli, wala na. Pero at least, wala na. Kumbaga, dala yun ang panahon na kung saan medyo bata ka pa. Tsaka siyempre, doon mainit yung dugo talaga natin, no? Mga ganong edad, no? Mga line... Hindi talaga, DJ. Saka ano talaga, parang wala akong pakialam noon sa babae. Kasi ang inisip ko nun, DJ, maging maayos muna buhay ko. Seryoso sa akin, DJ. Seryoso sila. Kaso, ako naman sila magtuloy-tuloy na seryoso kung ako naman ang may problema. Halimbawa, hindi ko sinasagot yung tawag. Yes. Hindi ko sinasagot yung chat nila. Kasi busy-busy. Busy ka eh. Nakafocus ka rin dun kung ano yung plano mo sa buhay mo, no? Una, gusto mo mag-business. Ayaw mo rin ang ganyang may interruption. Kasi medyo sa gabal nga eh, no? So, yung sa'yo, nakarelate ako sa'yo, Brad eh. Joke lang ha. Kumbaga, syempre, nakafocus ako kung ano. Tsaka kung yung babae, hindi rin tumatagal yan pag ano eh. Pag alam niyang hindi mo siya pinapansin, di ba? Kasi hindi mo siya priority. Kailangan unahin mo. Kasi marami kang ano sa buhay. Kumbaga, marami kang iniisip at saka gusto mo. May plano ka, kumbaga. Hindi tumatagal yung babae. Kumbaga, ganyan. So, at least nagbago ka na rin. At saka, sa'yo na rin ang galing na nagbago ka na. At saka, makita mo naman eh. No? Makita mo din naman. Sa edad kasi, grabe talaga yung mga edad. Line of... Ano? Mula... Kuwan na talaga din eh. Kuwan na ako. Kumbaga sa kuwan, ayaw ko nang maglaro. Maglaro, no? Kasi dati ganun pa. Ganyan. Ngayon ganun na eh, no? Wala nang ano, no? Kaya kuan niya yung kumbaga sa kuan sa ngayon, iniisip ko kasi ngayon yung ano na eh, yung pagpapamilya na hindi na yung kasi unang-una, kaya ko naman, alam ko, kaya ko naman buhayin yung magiging asawa at anak ko eh. Yes, oo. Oh, kaya nga ng manok buhayin yung dusing ay anak eh. Oo nga. No? Oo. Oh. At saka yung nangyari kasi noon sa'yo, nung niluko ka ng girlfriend mo, masakit yon. Parang naisip mo siguro na kaya nga ng babae, ginawa yun sa akin. Eh, ako pa kayang lalaki. Parang ganun, no? Isa pa yun siguro, kaya nagawa mo yung mga ganyan, ha? Kasi nung niloko ka ng girlfriend mo, na nirespeto mo na nga, di mo ginalaw. Naka-relate tayo, brad. Akin nun, DJ? Hmm? Yeah, harap. Hinahalikan ako sa lips. Ah, gusto niya pala, hindi mo rerespetuhin, ha? Oh, so ngayon. Akin, DJ, nitong nag-usap na kami, nitong ano na, sabi niya, bakit hindi mo ko ginalaw? Eh, magkatabi naman tayo noon. Sabi ko, ay, kasi gusto ko talaga, kasal muna tayo. Naman, oo, di ba? May mga babae lang talaga na hindi gustong respetuhin. Gusto talaga. Yung din. Yun lang, sa sobrang respeto mo sa iba pa pumunta sa may maiasawa din, sa may may anak. Kaya ako ganun din eh. Dala na ako ah. Ayun ko, bot sa langaw. Wala nang respeto, hala tuwan. Joke lang ha. Wala nang respeto ah. Tuwad ah. Ayun. Na, di ba, nagkalimutan kami. Nakalimutan niya ako, nagkaasawa siya. Tapos nagkakalay sila. Ngayon, ang nangyari ngayon, sobrang pagsisisi. Kasi binata pa rin ako. Ako kasi, pag kinukumusta ako, sasabihin niyan, hi, kumusta ka na? Sabi ko naman, ito, single pa rin. Sabi ko, ikaw, naman. Ito, hiwalay kami ng asawa ko. Hiwalay kami ng asawa ko, 5 anak namin. Ganun ano? Kasi
ako hinantay. Yun lang. Yung sisihan, grabe na yung sisihan, no? Yung sisihan. Dati ikaw yung umahabol-habol sa kanya. Ah, ikaw yung iyak-iyak sa kanya. Ayun, nagkaiwalay na sila, ikaw na may hinahabol niya. Ay, bako, bot sa langaw. O at least may pagbago sa buhay mo, no? Naabot mo 'yung pangarap mo. Saludo din ako sa iyo kasi trials lang din naman 'yun eh, no? Sa bilang isang tao talaga, no? Ay, isa din kasing nangyari yan, DJ. 22 years ako DJ na mag-isa. Oh, yes. Wala akong magulang. Wala kang magulang, kinaya mo, kinaya mo 'yun. Hindi mo na, hindi mo inuwian 'yung pamilya mo doon, parents mo, mga kapatid mo sa probinsya? Iba yung pamilya ko, DJ, iba yung ano, pang maalaala mo kaya yung kwento ko eh. Ay. O bakit kayo, bakit unsian news na padpad ka na dito sa Metro Manila, anong nangyari? Sarado ako, DJ, sa kanila. Ha? Bugbog sarado. Bakit? Ayaw nila akong paralin. Ay. Gusto lang ako magtanim ng palay. Ko. Lumayas ako. Ako lang mag-isang lalaki sa ano namin. Magkapatid? Oo. Mm-hmm. Lahat babae, kapatid ko. May mga asawa na ngayon, mga professional na rin. Kaso ang problema, DJ, ano? Yung inggit sila. Bakit? Imbis matuwa sila sa akin sa naabot ko, iba yung gusto nila. Na yung nagkaroon sila ng inggit sa sarili nila. Kaya ayun, nagkaroon ako ng kumbaga sa kwan, malalim na galit sa bawat isa. Hanggang ngayon, kaya nga sa loob ng 22 years na, wala. Hindi kami magkasundo. Sinisiraan ako lagi. Dumating nga sa punto, buti nga at hindi ako nanalo eh. Kung nanalo ako, hiyang-hiya sila sa akin eh. Bakit ano nangyari? May magkapatid kayo ah. Oo, lumaban akong mayor dati, DJ. Sa probinsya nyo, sa May Surigao? Hindi, dito lang, sa Camarines. Ah, Camarines Sur, oo. Lumaban akong mayor. Kaso, mautak yung kalabang ko. Sinanak ako sa picos, sa microchip. Yari ka ngayon. Ikula ako sa Manpower. First time ko sa politika. Ayun, dali. Nagbibilangan. Yung, wana, yung... Doon na sa mismo isang room. Lahat, bagong computer. Binuksan. After 10 minutes, nagbilang na mga dalawang barangay. Pinalabas sila, pinakain sila lahat sa labas. Pagbalik sila lahat ng computer, luma na. Yun lang. Ano ba yun? Yung dating mayor pa rin yung nanalo? Yung kinalaban mo? Dating mayor. Ah, yun lang. Hindi yun makakagit over sa akin kasi sinabihan ko, wala kang bayag. Yung mayor? Huwag ka lang mabanggit, ha? Yun lang. So at least ngayon, kailan yun? Anong taon ka? Anong eleksyon yun? Wala ka pa plano ngayon? Oo, may tumawag sa akin naman. Lumaban ako, labanan ko raw uli. Budget. Tuloyin nyo na yan. Kailangan ko, magkaasawa muna ako, magkaanak. Pag nakakaya ko, DJ, wala akong binipisyari. Ayun lang. O, kasi ano mangyari, no? O, binipisyari muna, sayang. Guys, oh! Talagang asawa at saka anak yung kailangan niya kasi sayang yung pinundan niya na walang magbenepisyo just in case, no? Kung ano pili sana, aampunin. Okay na usapan, manganganak na isang buwan na lang umatras, umayaw. Yan.
Yung aampunin mo? Oo, sabihin ko sana na ako yung ama. Sabi ko iwan na sa akin yung bata, iniwala. Kumbaga sa kon para wala nang legal papers. Ah, 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 ah. Pero na sana, wala eh. Nagbago isip. Binalikan ng lalaki. Sayang, sabi ko sana iniwanan mo na. Yun lang. Pero iba pa rin kasi pag sarili mong anak, no? Huwag ka mawalan, mapag-asa ba? At ano ka pa lang eh, 32, 33, oh. Marami pa yan, no? Na, uma. Ano? Baka hindi natawali ni DJ eh. Oh, baka sa isa sa mga viewer natin ngayon na may magkagusto sa iyo. Oh, malay natin kasi marami din diyan na lipasan na panahon ng mga chicks. Dala kasi ngayon DJ, ang plano ko talaga kapag hindi ako nagkaasawa ngayong taon na to, 2020, mag-migrate ako sa Australia. Ah, doon ka sa... May mga pamilya ka doon? Wala. Mag-apply ako. Aro, o di kaya, ano, sa... Basta bandang Europe. Oo. Mag-apply ka bilang engineer na lang. Ganun siya. Oo. Oh, kahit ano. Kung anong pinakamagandang kuhan para mapadali. Oo ba? Para kapag ano, doon na lang. Oo. Doon ka na lang. Baka makaharap ka pa doon ng ano, ng... puti. Kasi sabi mo maitim ka eh. So sana makahanap ko doon ng puti. Para kami ano? Kapi at gatas, no? So sige ah. Try mo muna. At least ma-explore mo pa yung sarili mo kasi bata ka pa hanggat kaya mo pa, no? Oo, pero binibigyan ko na muna ng chance yung mga ano, yung mga Pilipina. 50-50 pa naman eh. Bata ka pa naman eh. Kaya yan. Oh, marami dyan. Bata pa naman. Eh, mayroon pang 11 months yung mga Pilipina para huntingin ako. Ilang months pa? 11 months pa. 11 months pa. So, by next year, pwede ka na aalis ka na pag sakaling wala pa. Ako pag wala pa. Yun lang. So, mga girls, what are you waiting for, oh? Andito na. Halimbawa, uuwi siya next year. Mm-hmm. Sabi ko, pinaprank ako na, wag hindi kita antayin. Bahala ka sa buhay mo. DJ, di ba? Lagi kasi ako nagpo-post. Sabi ko, ang hirap ng single. Eh, marami nag-ano? Nagka-interesado. Sabi niya, magpo-forgood na ako mga October. Ganon. Sabi ko, hindi na kita maantay. Hanggang February lang antay ko. Pag di ka dumating, bahala ka sa buhay mo. months pa talaga yan, DJ. 11 months pa yung antay ko. Matagal pa. Meron yan, no? Mga girls, no? Hindi na, no? Yung magpaasa. Ayoko pa sa nila. Ayun lang. Oo. Kung gusto mo, di umuwi ka kagad. hindi naman ba sa pag, ano, ng bangko, DJ? Kasi nagkakaedad na nga. Oo. Kailangan mong humabol. Kasi baka hindi natatayo yan. DJ, talaga natayo. Ha? Ha? Hindi na natayo. Wala. Yari tayo dyan. Baka ipikto na yan ng ano. Na ako nito. Baka ipikto na yun ang ginawa dati. Makakako na kulam na. Yun lang. Sa mga nanonood dyan ngayon, mga chicks ha, baka interesado kayo, hanapin nyo lang si Arvin Kiloy. O, baliktaran nyo yung pangalan ni Arvin. Ni Nivra, no? Tapos yung Kiloy niya, Yolikyo. Yoliok. Ganon, Yoliok. Sige sir, maraming salamat sa pag-share ng Love Lines ha. Abangan mo lang kung may gustong makipag-friend sa iyo ha.
Sige sir. Sige, may gusto Hello? May gusto kang batian? Batiin? Binabate ko na lang lahat ng mga naging kwan ko DJ. Naging ex ah, no? Hi ex. Sila kung hindi man kami, kung pinabayaan ko sila, sorry. Hindi ko sinasadya. Kung na one night stand ko sila, at putan ko sila paglabas doon. Kasi merong mga pagkakataon din din na, one night stand, nakalimutan ko yung pangalan paglabas. Hindi ko na... hindi ko nasi-save. Hindi ako mahilig mag-save ng cellphone number. Ngayon, kaya kaming basis nangyari yan, DJ, dyan sa ano, yung nag-meet kami. Tapos, papasok kami doon sa ano, sa dito sa may kabayan. Wow. Sosyal ah. Anong ano nila, kung di kaya dito sa Winston Hotel. Wow. Pang special yung ano mo ah. Yung hotel ah. Doon sa ano, doon sa Anito ba yun? Kasi malapit nga sa airport, no? Nakakalimutan ko yung ano, yung number, tapos pangalan. Kalimutan ko. Kaya minsan nawala na. Pero alam ko, matanda nila ako kung mukha ko. Kaya kung matanda nila ako ngayon, pasensya na. Hindi ko tinasadya kasi nangyari yun nung time na mga kapusukan ko eh. Oo. Tapos, siyempre, inuna ko talaga yung buhay ko bago yung mga babae. Kung baga sa kwan dumaan kayo sa buhay ko, hindi ko sinasadya na nadaanan ko rin kayo. At baka dumaan ka na rin nun sa buhay nila. Yun lang din naman eh. At least natikman ka nila, natikman mo na rin. Yun lang yun. Ano po? At least hindi nila ako pinagsawaan. Oo, tinikman. Di ba? Kasi baka pagsawaan ka lang, no? Pag pinagsawaan lang, ako. Wala. Sige sir, maraming salamat si Arvin Kiloy mula po sa May Santa Rosa, Laguna. Maraming salamat sa pag-share ng Love Lines ulit. Good luck. Okay, thank you po. Bye-bye. Akaloka, tatawag. Akala mo ba na pinagtatawag ko? Broadcasting live from Quezon City, Philippines. This is OFW Emotion, serving Filipino, serving OFW around the world through music, information, and entertainment. OFW Emotion. OFW Emotion. The Jam Jam is here.